Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na nating mga televiewers, minsan pa ay nandito po tayo sa ating programa na ating pinamagatang Islam Q&A. Ang Q ay sumasagisag po sa question, gayon din naman ang A ay tumutukoy naman sa answer. At dahil sa marami na po ang mga kapatid na Muslim at mga kababayan natin nagtatanong, minsan pa ay naririto tayo at ating bisita si Ustad Asmawel Sultan Sharif para sagutin ang mga katanungan sa mga oras na ito. Sultan, kumusta na po? Alhamdulillah, okay naman po. Ayan. At buti naman at minsan pa napaunlakan nyo tayo dito sa ating programa at painit ng painit ang mga issue, lalo na ngayon at ang Bangsamoro ay talaga namang pinagbigyan ng ating pamahalaan para makasama dyan sa tinatawag na pamamahala sa mga kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Kaya meron tayong katanungan, Ustad, no? Na ito ay maaring talaga namang nais na maintindihan ng ating mga kapatid na Muslim, gayon din naman ng mga kababayan nating mga Kristiyano, maliwanagan nila kung bakit ba sumasali ang mga Muslim doon sa tinatawag na pamamahala bagaman hindi ito Islamiko. Kaya ang tanong natin ay maaari po ba itong ginagawa na to ng ating mga kababayan, mga kapatid na Muslim sa Bangsamoro na tayo ay sumali sa pamahalaan na hindi naman Islamic ang pinatutupad na pamamahala? Ano po ang ating pinakasagot o tindig sa ganyang mga katanungan, Ustad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya muallima Adam allimna ma yanfa'una. Ya mufahima Sulaimana fahimna bima allamtana waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sagot po natin sa itong katanungan na maari bang sumali sa politika ang mga Muslim sa pamahalaang hindi tunutupad o hindi pinaiiral ang batas ng Islam. Ang sagot po natin ayon po sa mga paliwanag ng ating mga dalubhasang iskolar sa Islam ay ganito po. Kung maaari po ay hindi sasali ang isang Muslim sa politics, lalo na kung ang mga bansa ay hindi tinutupad ang batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ito ay maraming babala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong hindi pinaiiral ang kanyang batas. Ang una nating mababasa sa Suratul Ahzab, ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ganito po. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Pakibasa po, Ustad, sa pagkakasalin sa wikang Pilipino. Basahin po natin sa pagkakaliwat o pagkakasalin sa wikang Pilipino sa talatang 36 ng Sura Al-Azab. Hindi marapat sa isang nananampalatayang lalaki o isang nananampalatayang babae na kung ang isang bagay ay napagpasyahan na ni Allah at ng kanyang sugo na magkaroon pa sila pagkaraan nito ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sino man ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, katotohanang siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. Malinaw po sa atin mga kapatid, mga kababayan, taga-subaybay sa ating programa na hindi po maaaring sa isang Muslim nagpagpipilian kapag ang umiiral ang batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang sugo. At saka ano na ba ang bansa na hindi Muslim o hindi pinaiiral ang batas ng Islam? Ang mga bansa na hindi tinutupad o pinaiiral ang batas ni Allah sa iba't ibang larangan ng buhay, katulad ng Ustad, sa politics, sa economics, at saka sa edukasyon, saka sa kultura, sa media,
ang tawag po natin dyan ay gobyerno na unan Muslim government. Mga ganyan ay, ayun po sa binasa natin na verse ng Quran ay parang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nararapat sa isang Muslim, babae man o lalaki, na ano na, pagpilian nila kung ang bata silang umiral at tapos sila naman ay tatalikod. At ganun din yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mababasa po natin ustad sa Suratul Bakara na kinukundin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Israelita na ang kanilang ginagawa ay pinaiiral ang ibang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala tapos pinagbubulanan ang iba. Kaya basahin natin sa Suratul Bakara, ito lang ay tinutukoy ang mga Israelita pero ito ay batas ni Allah hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng mga Muslim. Basahin po natin sa Arabic ustad yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Bakara, ang sinabi ni Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ulaika alladhina ishtaraw al hayata ad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunsarun. Pakibasa po ustad sa pagkakasalin sa wikang Pilipino. Basahin po natin sa pagkakasalin sa wikang Pilipino ang binanggit ni Ustad Asmawel Sultan Sharif. Ganito po ang sinasabi. Pagkaraan ito, kayo ngayon ang umuutas ng inyong sarili, nagpapatayan sa isa't isa, at inyong itinataboy ang isang pangkat sa inyo sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumutulong sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila. Bagamat ang pagtataboy sa kanila ay ipinagbabawal sa inyo, kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Datapat ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito, maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito? At sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay isasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga tao na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin at sila rin ay hindi matutulungan. Malinaw po mga kababayan, mga kapatid na Muslim, na ito ang tinutukoy ni Allah ay yung mga Israelita, ngunit ang batas na ni Allah hindi lang para sa kanila, kundi sa lahat ng Muslim. Na ito ay kinukundi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong pinaniniwalaan at pinaiiral ang batas ni Allah, yung ibang batas ni Allah ay pinagbubulaanan. Eh kung ano ang mangyari, Ustad, kung ang isang bansa ay wala naman, walang kinalaman naman sa batas ni Allah. Kung ano ang kanilang batas ay yung kanong yung galing sa kanilang kaisipan, walang kinalaman ng Quran, ay matinding babalik na lasunod ta'ala. At saka kung ano man pakakamali mga kababayan, mga kapatid na Muslim, o ano man pakakamali o pakukulang sa batas o hindi pagtupad o sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ba ang mananagot? Malinaw po yan, mga kapatid na Muslim, mga kababayan taga-subaybay, ay yung pinaka-pinuno, kung tawagin ustad yung pinaka-pangulo. Ha? Siya ay mananagot yan sa kasalanan na mananagot kayo sa nota'ala. Kung ano ang pagkukulang, kung ano man pagtaliwas sa batas ni Allah. At ganun din ustad ang mga alalay, katulad ng mga sekretary, yung mga sekretary, yung pati yung mga gobernador, pati yung mga mayor, mga sa yung kagawad, at saka yung mga kabataan barangay. Di ba ganun din? Ay kasama sila sa kasalanan o pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala kung anuman pakukulang o pagtaliwas sa batas ni Allah. At saka sa Quran ay ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Fir'aun na ano ang kanyang kasalanan? Hindi lang siya ustad ang pinaparusahan kundi ang mga alalay niya, kanyang mga sundalo ay may pananagutan din. Ito po ay mababasa po natin ustad sa Suratul Qasas, na pakibasa po ang sinabi ni Allah sa Suratul Qasas sa pagkakasalin sa wikang Pilipino. Basahin po natin ang nakasulat sa wikang Pilipino. Ang mga tauhan ni Paraon ay nakasagip sa kanya sa ilog upang si Moises ay magsilbing kaaway at
magdulot sa kanila ng dalamhati, katotohanang sina Paraon at Haman at ang lahat nilang mga kawal ay mga tao na makasalanan. Tuloy pa po natin ang pagbasa. At aming ginawa lamang sila na maging mga pinuno na mag-aanyaya sa impyerno. At sa araw ng muling pagkabuhay, wala silang masusumpungan na anumang tulong. At sa mundong ito ay ginawad namin ang masamang sumpa at mamalagi sa, na mamamalagi sa kanila, at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay mapapabilang sa mga kinamumuhian, mga hinadlangan na makatanggap ng habag ni Allah, mga kinasusuklaman at mga wawasakin. Malinaw po mga kapatid na Muslim, mga kababayan na taga-subaybay, na ang mga tao na yan, si Faraon sa kanyang mga kaalyado, mga tauhan, mga sundalo ay pinagsama-sama si Allah tunay sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ay walang ligtas sa kanila. Ay ganun din mga kapatid na Muslim, mga taga-subaybay na mga kababayan ay kung sino man kaalyado ng Pangulo ay ganun din, ay mananagot kung ano man pagtaliwas sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon pang mga talatang Quran na binigyan tani Allah na babala ay pakibasa po ustad sa Quran ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Hud, ang sinabi ni Allah, wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la yunsarun. Pakibasa po ustad sa pakakasalin sa wikang Pilipino. Basahin po natin ang sinasabi. At huwag kayong kumiling tungo sa mga tao na gumagawa ng kamalian, mapangapi, sapagkat baka ang apoy ay dumila sa inyo at wala kayong magiging tagapangalaga maliban pa kay Allah, at pagkatapos kayo ay hindi mabibigyan ng tulong. Malinaw po mga kababayan na tayo po ay pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumiling. Ibig sabihin na maging kaalyado ng mga taong mapangapi at hindi sunusunod na batas ni Allah. Kung sila ay maparusahan sa impyerno, ay ganun din tayo rin ay maparusahan sa apoy sa impyerno. Ayun, paganda ng pagandang ating talakayan. Ano, Ustad? Napakaganda ng inyong kasagutan. Mga kababayan, mga kapatid na Muslim, napansin po ninyo na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsali sa politika. Subalit, kung magkakaroon naman ng tinatawag na talaga nang makatutulong ang Muslim sa tinatawag na pamamahala, ay mayroong pagkakataon na ibinibigay. Samantala ay napakaganda ng ating talakayan, at kami po muna ay magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.